pero Haji yan eh. Minsan yun na lang yung kailangan nating sabihin, the mystery shop, maagang items, maagang sakit, at kitang-kita yan sa ating highlights. Kumbaga parang yung naging play din dito ni Imam. Ayun o, no, napakalaki. Kitang-kita niya yung team fight. Talagang overlooking lang siya kung saan siya pwede magbitaw na skill, kung kailan siya makakapag-stun dito ng mga players. And at that moment, hindi napapansin ng Team Laos na dinidictate na pala ni Imam kung ano yung magiging direction nung team fight na yon. And kung papansinin mo, it looked like may mga time dun si Lau na kukunin nila yung lamang dahil nakukuhaan din ang kill dito yung side ng Philippines. Eh. Pero, every time na magaganap yung mga pick-ups, parang wala din silang masyadong i-trade. Kasi it's either pupush nila, pero yung mga minion waves naka-push in, papasok sa kanila. Yeah. So, kailangan ko pa i-clear. So, ang daming intricate things, yung mga maliit na bagay na ginagawa ng Blacklist International dito. Kumbaga, literal, ito yung master the basics talaga. Na master nila. And gusto ko rin lang idagdag yung nasabi mo, no, yung wave management na nanggagaling dito sa Blacklist International was definitely insane. This was made by design. Nakin, alam nila na sieging composition ng Lao with that Popolin Koopa, and that's why they got the Claude in the first place. Sinabayan pa nila ng Savior. Nagbabato sila ng abilities just to manage those waves and counter up the biggest strategy na meron yung Lao. Puwenersa nila na from a sieging composition, kinailangan maglaro ng Lao into a pick-off composition, in which case, secondary win condition nila yon. Ganong kalupit yung ginawa ng Philippines in this game number one. Oh, tsaka may kita din natin dito actually on that last team fight na, or the previous one before this, na grabe yung naging tempo ng Team Philippines kasi na-force nila na gumagamit yung much away from Philippines, that's when you fall. Oh, kitang-kita mo talagang nagkapit-bisik mga players natin kanina. During that moment, here comes the Queen with a Numion Blast para sasagutin dito ng Real World Manipulation. Too easy for Lexi is down. Habang yung Lord nandito pa rin for the side of Team Philippines, may pilita mag-back away yung Team Laos. Merang immortality yung ibang sa mga players nila. Pero Gonzalez with those free hits. Soto? Follow Starborn para kay Soto at mga angkat nga lang dito. Still alive, blazing do it for Gonzalez. At nandito na mga free hits. Another player is down. That is not no ship. As game number one will go to Team Philippines. Isang mabilis na push.